Hello, Doc. Hello. Apo, sorry po, Doc. Apo, sorry po. No tayo, apo, alam niyo naman, we are in a third world country called the Philippines. Okay. Apo. Sige po, Doc. Sabi ho ninyo, ang nagdala ho ng lamok na ito, ng isdang ito ay mga Amerikano. So, yes, magmula po nung dumating sila, ngayon po, sir, gano'n po karami yan sa Pilipinas? Wala eh. Kasi may mga, nung 2012, naglagay na ako, nagsimulang maglagay nito sa Tagupan area, Pangasinan area. Halos sinunod-sunod ko kasi medyo grabe na yung biktima ng dengue doon sa aming lugar, sa Pangasinan. Ngayon lang napansin na importante ito nung meron na tayong epidemic sa buong Pilipinas. Natutuwa ako dahil totoo naman na po pwede natin itong gamitin. Sa Pangasinan, bumaba na yung incidence ng dengue by about 32%. Sa Dagupan, kung di ako nagkakamali, 82 or 83%. Mm-hmm. So may epekto naman ito, kasama siguro yung mga efforts na ginagawa ng DepEd at saka DOH at LGUs. Mm-hmm. Pero very dramatic yung pagbaksak sa Dagupan. So opo. Pwede natin itong problem sa ibang lugar. Okay, sir. Paano ho kami makakakuha niyan? Si Chacha po gusto kasi. Gusto ko niyan, sir. Hindi ito. Pwede bang kainin to? Baka gawin tinola ito. Hindi. Ang tanong siguro ng mga nakikinig dyan, magkano? Baka mahal naman. Libre na ito. Paano makakakuha niyan, Doc? Opo. So sa Cartimar, ewan ko kung nandun pa, yung mga aquarium fish doon, nagbebenta sila. Ang tawag sa atin dito ay katabay. Kataba at itar, ganyan. Mm-hmm. So doon sa Cartimar, pinakakain ito doon sa mga arwana. Mm-hmm. So doon, bibili sila, pakakain sa mga alaga nilang carnivore species. Mm-hmm. Sa mga probinsya, meron ito. San Medesia, meron. Ang pangalan naman ay million fish, ganyan. Mm-hmm. Pero hindi natin alam na itong isda pala na to, ito yung ginagamit noon para mabawasan yung problema sa malaria. Mm-hmm. So ngayon natin ini-educate yung tao na for 7 decades or more, meron naman tayong sagot sa problema sa lamok. Kaya lang, hindi natin ginagamit. Okay. So Doc, paano po mag-alaga nitong isdang ito? Gaano po ba kadali o kahirap, Doktor? Okay. Ang isang lugar, pag nilagyan natin, nilagyan natin kahit na inhabitable, yung hindi kaya ng ibang isda, mabubuhay ito, madilim, parang kanal, mababaw, walang pagkain. Kasi, ang kinakain nito basically is larvae. Pero pwede rin siyang kumain ng mga detritus, yung mga dumi-dumi. Mm-hmm. Pwede kumain ng maliliit na insekto, ganyan. Mm-hmm. Anything goes, kumbaga anything goes. Pwede siyang mabuhay. Mabilis din dumami. So, ang bango, sabi ko nga, 5 taon bago mag-sexually mature, ang lapu-lapo, 5 taon, sibas, 4 taon, tilapia, 4 na buwan, ito, wala pang 2 buwan, pwede na mangitlog. Mm-hmm. At maliit lang siya talaga, 4 centimeters lang. Opo. At ang lakas niyang kumain, talagang malakas, more than 1 gram per day. Pinabilang ko kung ilang lamok. Ilang mosquito larvae yun, 2,500 eh. Ah, hmm. Alright. Every day kakain ng ganun. So ito po, doctor na baby girl ay kumbaga maaring mabuhay sa kahit na wala siyang oxygen na kinakailangan. At saka yung alat, kahit na umalat doble sa alat ng dagat, pwede siyang mabuhay. Problema lang, hindi siya mabubuhay sa dagat kasi kakainin siya ng ibang isda. Opo. Okay. Opo. Sige po. So, Doc, ito po ngayon napakainam nga sana kung mag-propagate natin sa mga eskwelahan, lalo na sa mga komunidad. Paano makakakuha nito? Ang gobyerno ho ba wala itong pinamimigay na libre? Ngayon na nasabihan na ako nung pamunuan ng BFAR na gawin ko na ito sa paraang gusto ko. Parang ganon. Kasi medyo epidemic na nga. Marami nang namamatay. Oo.
Oo, at sinasabi na dadami pa yan hanggang Oktubre, sabi ng DOH. Dodoble pa daw, opo. So, gawin natin siguro, ang nasa isip ko, through DepEd, kasi DepEd yung medyo aktibo kasi yung mga estudyante nila ang prone sa dengue. Mm-hmm. At marami silang pagtagulan, pumasok ang tagulan ng June. Ganyan, nag-uumpisa na yung dengue. Basta merong stagnant water. Opo. So, lalagyan natin. Mabilis naman itong dumami dahil yung babae, lalaki, minsan lang mag-mate. Kahit na mamatay na yung lalaki, baon-baon na yung sperm ng babae. Opo, anak opo. Na lang na anak eh. Opo, so, tsaka dalawang buwan lang kanin nyo, pwede na sila mag-mate eh. Oo. So, Doc, paano po? Sa mga nakikinig ngayon sa atin, ang mga eskwelahan, mga komunidad, kasi ito ho kasi pwede pong mabuhay sa Imbornal, di ba? Makukuha sa lahat. So, opo. Sa amin, actually, hindi ko pa pinaiitlog eh. Sa kanal ko lang kinukuha eh. Mm-hmm. Sige po. So paano ho namin ito makukuha? Saan kami makakuha ng fingerlings ito? Sa amin, siguro, pansamantala, i-request ko na yung mga regional office ng BIPAR mag-report din kung meron sa kanila. Mm-hmm. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan ito. Ang alam ko, doon sa mga OJT ko na galing ng Visayas at Mindanao, sabi nila, wala raw sa kanila noon. Nakita naman natin, sobra yung dengue cases doon sa mga lugar na yun. Uh-huh. So, but sa Luzon, mukhang meron. Kasi kung meron sa Nueva Ecija, meron sa amin. Palagay ko, walang problema. Hindi lang alam ng tao kung ano gamit to. So, siguro ho, sir, maganda ngayon, mag-culture kayo, ika nga. Magparami kayo, magparami nito. Mm-hmm. Correct. Yung mga negos agad, pwede naman silang pumunta-center ko sa Dagupan. Mm-hmm. Palagay akong meron doon. Sa Dagupan? Bibigyan ko na libre. Kung nakukontak naman nila ako, pwede ko ipadala sa Manila. Okay, sige po. So, meron ho bang telephone number na maaaring tawagan po, Doktor? Ito na, yung ginagamit natin ngayon. Okay, opo. 0917 830 0812. 0917-830-0812. Okay, yung may webpage ako, Aquatech ni Doc Wesley. Aquatech ni Doc Wesley. Yan. Okay. Madali nila ako makontak. Okay. Apo. Doc, kapag ho kami, for example, kasi di ba usually bibili ka ng goldfish, no? Oo. Lalagay mo sa plastic. Tama. Di ba? Dalawang piraso, tatlong piraso. Dito ho, sir, pagkuha ko po sa inyo, for example, pag ikay dinayo ko sa Dagupan, gano'ng karami bibigay mo sa akin? Ito ba yung pwede plastic lang? Naka-plastic lang. Libre naman lahat. Kaya lang, kung maliit lang yung lugar mo, huwag mo namang dadamihan kasi sayang din yung mosquito fish. Bigay natin sa iba. Mm-hmm. So, siguro sa isang plastic, mga more than 100, ganyan. Opo. Okay na pagsimulan yan. Okay. Ito ba'y nakakain? Nahahalo doon sa mga kinakain. May tawag sa Pangasinan na butubot, halo-halong maliliit na isda. Ini-steam yun. Kasama yung mosquito fish doon. Nakakain ng tao. Sabi okay. ko, alam ko may kumakain ng mosquito fish. Baka gawin mo itong okoy. Hindi. Pwede. Pero maganda. Okay. Sige po. So, Doktor, ito po yung napaka-importanting panayam. Salamat po na marami, Doktor, sa inyo, ha? Okay, maraming salamat, Tented. Opo, at muli po kami pong tatawag kung sakasakali pong kami ho ay meron pa mga katanungan para po sa propagation po ng isdang ito at makatulong ho tayo sa pamahalaan para po sa prevention ng dengue. Opo. Tama. Maraming salamat sa pagtulong para ma-educate yung maraming tao. Opo. Salamat, Doc Wesley. Thank you, sir. Salamat na marami. Maraming salamat din. Thank you.